AIDS pandemic. Ang naturang insidente ay nagsimula noong 1980 hanggang sa kasalukuyan. Ang naitalang kaso na ng AIDS sa buong mundo ay 25 milyon simula noong 1981. Sa ngayon ay mahirap masabi kung saan talaga nagsimula ang AIDS. Ang unang namatay ng AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome ay maaaring nagsimula sa huling bahagi ng 1950s. Walang sino man ang nakakasiguro dahil walang sino man sa larangan ng medikal ang nagpanukala nito. Ang malinaw ay noong 1980s. Ang kaso ay dumami at marami sa mga tao ang naapektuhan at na-infect ng rare na sakit na ito at naging alarma sa mga tao. Noong mga unang panahon, ang AIDS ay sakit lamang ng mga bakla. Lalong-lalo na sa North America, Germany at sa UK. Noong panahong iyon, sabi ng mga eksperto na ang mga taong nasa greed or gay-related immune deficiency ang siyang pinaka-apektado ng sakit. Ang greed ang tawag sa komunidad ng mga bakla. Sa France, ang mga naapektuhan ng AIDS ay ang mga taong nakisalamuha sa mga taga Central Africa, pero ang pahayag na ito ay wala pa ring kasiguraduhan. Ang tunay na pahayag na alam ng karamihan ay ang sakit na ito ay mapanganib sa komunidad na apektado nito. Sa pagtatapos ng 1985, sa mga 23,000 na diagnose ng AIDS ay kalahati nito ang namatay. Nagkapanik ang mga tao at nagsilabasan ang kanika nilang opinyon tungkol sa sakit. Ang mga apektado ng sakit ay nabigyan ng diskriminasyon sa kanilang trabaho, habang ang headline ng mga dyaryo ay naglabas ng artikulo at tinawag ding gay plague ang AIDS. Ayon sa pag-aaral sa France, nadiskobre nila na ang HIV or human immunovirus na bloodborne na sakit ang siyang sanhi ng AIDS. Pero hindi nila ito inilabas sa publiko hanggang sa sinimulan na din ng mga scientist sa USA ang pag-aaral. Noong napatunayan na nila ang kanilang pag-aaral, malinaw na ang sakit ay maaaring maapektuhan ang lahat ng tao. Ang mga politiko at ang mga media ay in denial pa din sa sakit hanggang sa unti-unti na din itong nakikilala ng lahat at nagbigay ng mga kaukulang pag-iingat sa sakit. Ang pagkamatay ng rock legend sa Amerika na si Rock Hudson noong 1985 ang nagbigay ng daan para magkaroon ng public awareness. At nagkaroon na din ng antibody test na inaprubahan ng Federal Drug Administration. Noong 1987, ang gamot na AZT or Zidovudine ay inaprubahan ng FDA na maaaring gamitin ng mga taong apektado. Sa ngayon, ang mga taong apektado ay nananatili pa din na buhay kahit sila ay positibo sa AIDS. Alam nyo ba na sa ngayon itinuturing ang AIDS na sakit ng mga mahihirap dahil ang mga taong may sakit nito? Kung sila ay mayaman ay tumatagal ang buhay kumpara sa mga mahihirap na walang pambili ng gamot. 2/3 ng mga may sakit sa Sub-Saharan Africa at sa mga mahihirap na lugar ay mayroong malaking bilang ng mortality o kamatayan. Noong 2009, ang World Health Authority ay nasabi na ang pandemic na AIDS ay natigil na. Kung nagustuhan ninyo ang aking video ay huwag makakalimot na mag-like, comment at subscribe na din. Salamat!